natin, napapakita ko sa inyo yung banat ni Pangulong Duterte ha, kagabi. Siyempre, di ba sinabi natin na magiging issue yung China, pero aside from China, naging issue din eh yung banat niya sa community pantry. Okay, panoorin natin. Ito. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Extended hanggang 14 ng Mayo ang Modified Enhanced Community Quarantine sa NCR Plus. Pasensya na raw, sabi ng Pangulo, pero wala raw siya magawa. Binalaan rin niya mga lokal na opisyal na hindi gagawin ang kanilang trabaho. Muli naman siyang nagpasalamat sa China dahil sa patuloy na pagdating ng mga bakunang gawang China. Kasabay niyan, binweltahan niyang muli sina dating Supreme Court Justice Antonio Carpio at dating Ambassador Albert Del Rosario. Nakatutok si Joseph Morong. Mula May 1 hanggang May 14 ng Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ sa National Capital Region, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal. Isang buwan naman ang MECQ sa Santiago City, Quirino at Abraham mula naman May 1 hanggang 31. General Community Quarantine naman ang isang buwan ng Apayao, Baguio City, Benguet, Ifugao, Kalinga at Mountain Province sa Cordillera Administrative Region o CAR. Gayon din sa Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Batangas at Quezon, pati na ang Tacloban. Parang walang gana si Joseph Mora mong salita. No? Pati na sa Quezon, Batangas, Simsena, Simsena. Isang maalob mo kuya? Iligan City, Davao City at Danao del Sur. Sa kanyang Talk to the People kagabi, humingi ng sorry si Pangulo Rodrigo Duterte sa pag-i-extend ng MECQ. Paumanhin. I'm sorry that I have to impose a longer itong... Napansin niyo ba? Ang ganda ng gupit ni Pangulong Duterte. No? Palakpakan sa gupit ni Pangulong Duterte. Ang gwapo niya ngayon, batang-bata itsura ni Pangulong Duterte. Yan o yung sinasabi nilang may sakit. Modified Enhanced Community. Kasi kailangan nag-spike, may spike ang ano, tumaas yung infections at yung hospital natin puno. Kaya ho nga sana wangin yung dagdagan. Ang virus na yan, Ito si Jeffrey, pati boses ng reporter tinitira mo. Eh, kaya nga ho ba nateros eh. Ano ba? Anong gusto nyo? Lamayeros, yung lamya, malamya-lamya. Eh, sus ginugido. Lipad yan sa hangin. Naobserbahan daw ng Pangulo na marami ang hindi sumusunod. Naobserbahan daw ng Pangulo na maraming hindi sumusunod. Ahay! Parang nakatulog na si Joseph Morong, ano? Sa minimum health protocols. Kaya nga raw ang mga mayor at barangay captain na ang mananagot kung may makikitang paglabag sa kanilang nasasakupan. Pag may nangyari pang pistahan o sayawan dyan, ang tawagin ng DILG ang mayor pati ang barangay captain. I will hold responsible. And I will direct the secretary of the local government, DALG, to hold the mayors and responsible for this kind of events happening in their places. Ngayon ako. It is a violation of the law. And if you do not enforce the law, there is... Alam mo, sa totoo lang ha, kasi baka isipin na naman ng iba, sinisisi ni Pangulong Duterte itong mga tao. Pero alam mo, ito, honestly, diyan ba sa lugar ninyo, tanungin ko kayo, ramdam nyo ba na ECQ o MECQ? Yung totoo. Ako, pag ako nag-iikot, as in pag ako nagra-ride po, kahit saan ako pumunta, parang hindi ECQ, parang hindi MECQ, di ba? Talagang yung mga tao, wala! Alam mo yung ano, naalala ko kasi nung bata ako eh, nung paghapon na, ewan ko ba pagtanghali, parang nakakaantok yung oras. Ganyan ka pagtanghali. Pero paghapon na parang nagkakaroon ka na ng energy, yung lumalabas ka sa kalsada, naghahanap ka ng barkada mo, pupunta ka, alam mo yung basta makalabas ka lang makabili ng peaceball, o makabili ng kahit na anong isaw-isaw dyan sa kanto, basta kasi hapon na eh. Parang ganun. Ah, gayon. Sa totoo lang, parang ganun pa rin. Walang, parang,
Okay, excuse mo. Meron mo tayong COVID. Baka ako nakakalimutan ninyo. Kanino, naglakad ako ba papunta ng mall? Kasi meron na akong kinuha, meron lang akong tapos nagabili lang ako ng kape. Pag nakita mo, bakit yung mga tao nakatambay? Anong ginagawa sila nakatambay? Sila bakit sila nakatambay? Anong meron? Alam ko na. Hapon na, nakatambay na sa labas. Ganun ang pakiramdam eh. Tama, mali. Oh, diba? Sa inyong lugar, ganyan. Sa inyong lugar, wala, hindi mo ramdam na may COVID, na hindi mo ramdam na may ECQ. Mararamdaman na lang nila yon pag nagkasakit na sila, tsaka na lang, dapat naniwala ako. Oh, diba? Totoo yan, diba? Oh, panoorin natin. A dereliction of duty. Napag-usapan din ang Pangulo sa Community Pantry kung saan naglatag ang DILG na mga alituntunin para di raw maging dahilan ito ng hawaan. Ang gusto po natin dito ay talagang localize ito, na kung saang barangay gagawin, doon lang magbabandilyo at hindi na kailangang may mga taong dadagsa galing sa ibang lugar. Kaya kailangan ay nagiging umiikot itong ating Community Pantry. Pagkatapos mag-ulat ang DILG, tila nagpasaring ang Pangulo sa mga Community Pantry Organizers. Alam mo, tama yun. You're correct there. Kung i-barangay-barangay ninyo, but it would be easier really to control even the spacing can be at least enforced to the barest minimum. Ganon sana ang... What they just do is just to shoot. Ulitin natin. May part doon i-explain ko sa inyo. You're correct there. Kung i-barangay-barangay ninyo, but it would be easier really to control even the spacing can be at least enforced to the barest minimum. Ganon sana ang... Ganon sana? Yeah, what they just do is just to show to the people that they care, but they do not really care because of their ignorance. Was he referring to community pantry organizers? Hindi po malinaw kung community. si Spokes ayaw ng ano eh. Ayaw na siguro ng issue ni Spokes. Hindi ko malinaw, hindi ko naintindihan. Move on. Ayaw niya nang ipalawagin yung sinabi ni Pangulong Duterte, pero ang linaw na sinabi ni Pangulong Duterte kapon. Kasi itong mga organizer ng community pantry, mga ignorante, kasi nga, hindi ho nila iniisip kung anong mangyayari. Mga ignorante sila sa ewan ko kung ignorante ba sila sa guidelines ng IATF o ignorante lang talaga sila na ignorantehan, di ba? Hindi natin alam eh. Pero sigurado ako. Ako na nasasagot nung tanong nyo yung Madam Reporter. Ako na nasasagot. Opo, community pantry organizer ang binabanata ni Pangulong Duterte. Nabongga niyan ti... Ano? Ay, totoo naman kasi. Napakalinaw naman na... Na isang katarantaduhan ho ang ginagawa nung iba diyan. Maraming matinong community pantry. Actually, sa sobrang daming community pantry, napakaraming matino. Ang hindi lang naman matino yung kay Angel Oxen at saka dito sa isang yung sa nagki-claim na sila daw nauna. Gunggong, ang tagal-tagal na niya ginagawa yung community pantry na yan. Sasabihin ninyo, kayo una-una. The pantry po yan. Babasahin ko po yung transcript. Si Spokes, babasahin ko po yung pan. Kung ako yan, bukas tatanong ko ulit siya. Kunwari ako yung reporter. Bukas tatanungin ko ulit siya. Tapos sabi ko sa kanya, Spokes, nabasa niyo na ho ba yung transcript? Cool naman sa mga bakuna kontra COVID-19, sabi ni Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez Jr., may darating daw na lampas 10 milyong bakuna galing sa 5 vaccine manufacturers.
Ayon kay Pangulong Rodrigo Duterte, may utang na loob daw ang Pilipinas sa China dahil sa mga libreng bakuna na ibinigay nito sa Pilipinas. May 1 milyon na mga doses ng Sinovac vaccines galing sa China ang idonate sa atin. Pero yung mga darating pa ng mga Sinovac vaccines, binili na natin. Ayon kay Vaccine Czar, Secretary Carlito Gavez Jr., 700 pesos kada dose ang bili natin dito. Malaki ng utang na loob natin sa China. Hindi na yung bakuna libre. Sabi ng Pangulo sa usapin sa pang-aagaw ng teritoryo ng China sa West Philippine Sea. So China, let it be known, is a good friend and we do not want a trouble with them, especially a war. But there are things which are not really subject to a compromise. Kagayang ginawa mag-atras-atras. Mahirap po yan. Sana they will understand. Marvin Balance, happy birthday sana ako si Dreyu Balance. Pag-greet lang po, always watching morning mga banateras. Keep safe mula po ito sa mga sa puso, mga kakulto. Salamat po, Sir Marvin. Palakpakan. You're the best. Done. Oh. But I have the interest of my country also to protect. Ito, ang nilinaw na sinasabi ni Pangulong Duterte. Ah, ulitin lang natin sa mga hindi nakapanood kahapon. Ulitin lang natin. Ang sinasabi niya, yung China nandyan. Tayo na andyan. Yung ating mga magsasaka at saka yung ating Coast Guard, Navy na andyan. Huwag paalisin. Okay? Pareho tayong makinabang. Huwag paalisin. Pero pag pinaalis nyo kami, aba, isang ibang usapan na yan. Ito yung nililinaw ho ni Pangulong Duterte, ha? It might not really be a might, an armed might, but it is really a claim of sovereignty, which I cannot. Sabi ng Pangulo, hindi raw dapat umalis ng... Gabriel Monsalot, tinigil na namin ng community pantry namin, kaya naisip namin magmigay na lang ng ayuda house to house na may pagsunod sa protocol. Okay lang ba yun? Ay, okay na okay yun. Mas okay yun, Gabriel Monsalud. Mga barko nating nasa West Philippine Sea. I've read that China said na umalis kayo. Sabihin ko ngayon, huwag kayong umalis. Ayan o, linaw-linaw, huwag kayong umalis. Sinisi ulit ng Pangulo sinadating sa... Ay, mangingisda pala, magsasaka tayo sinabi ko. Pasensya na, nagkakamali tao lang. Kim Court Associate Justice Antonio Carpio at dating Foreign Affairs Secretary Albert... Ito pala yung dalawang madaldal na pala, no? ...Don Rosario, nasa panahon daw nila na wala ang control ng Pilipinas sa Scarborough Show. Eh, mas mukha pang Chinese yung isa kaysa kay Pangulong Duterte, oh. Ano mangyari niyan kung magkagira? Oh. Sigurado. Sigurado. Sinong ipadala ko? Unahin na natin yung dalawang yun. Si Carpio, pati si... Oh. Ay, sila yung nag-umpisa. Ikaw, Carpio. Maligo na kayo doon kayo dalawa ni Albert sa beach doon sa... Maligo na kayo sa beach. Parang harap ng spot doon. Ah? Oy! Carpio at saka ano ha? Del Rosario, maligo na kayo sa beach doon ha? Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Ay, nako.